Mga bobo, sa kasaysayan research at international law, bumanat na naman sa Channel 5. Naalala niyo si Lord De Vera? Sinira, nakatakot-takot na beses sa mga Marcos tungkol sa martial law noong 2015. Nagsama pa ng isang damukal ng mga walang alam na taga-UP at Neot Dasal. Pinatunayan natin sa mga videos natin dito sa Flip and Flips na puro kabobohan pinagsasabi nila. Nung uli nating narinig si Lord, ginagamit niya na source tungkol kay Marcos si Gregorio Saide. Magaling yan si Lord para sa kapwa niya inutil at bobo. Kaya hanggang Saide lang alam niya, di gamitin niyo si Saide. Kayo mga idiot magputuan sa kabubuhan nyo. Ngayon naman ito si Ed Linggao, nagmamarunong sa leksik daw tungkol kay Marcos Nakaw. Tingnan natin kung ano pinagsasabi ng hinayupak na bobo na ito tungkol kay Marcos. Hindi po ito ang unang pagkakataon na sinabi ng Pangulo na walang pruweba na umabuso si dating Pangulong Marcos. Sa isa pong presko noong November 9, sinabi rin ng Pangulo na walang kote na nakapagpatunay sa mga kasalanan daw ni Ferdinand Marcos. Para lang po malinaw, kaunti pong kasaysayan at pagsasaliksik. Noon pong December 21, 1990, naglabas ng ruling ang Swiss Federal Tribunal na ang Marcos Swiss bank accounts na may $356 million ay nakaw na yaman. Ikaw talaga, Linggao, dakdak. Hindi mo naman naiintindihan sinabi ng Swiss Court. Napakabobo mo sa context. Ang sinulat ng Swiss Supreme Court, "The facts are sufficiently clear to allow the assumption of illegal provenance," unquote. Assumption, palagay. Illegal provenance, labag sa batas, ang pinanggalingan. Ulitin natin, palagay na labag sa batas, ang pinanggalingan. Ngunit hindi sinabi ng Supreme Court na ninakaw ng mga Marcos yung pera. Ang sabi pa ng Swiss Supreme Court, dapat patunayan ng gobyerno ng Pilipinas na nakaw nga ang pera ng mga Marcos. Ayon sa criminal proceedings, criminal, hindi civil. Ibig sabihin, noong 1990, dapat patunayan ng gobyerno at korte ng Pilipinas na magnanakaw ang mga Marcos. Ano nangyari noong 1990? On March 20, 1990, Imelda Marcos was arraigned and put on trial under the federal grand jury in New York for RICO offenses. On July 2, 1990, Imelda Marcos was acquitted on all counts. Tagalugin ko, Linggao, dahil bobo ka. Noong 1990, ang korte sa Estados Unidos, pinawalang sala si Imelda Marcos sa kasong pagnanakaw. Uulitin ko, pinawalang sala. Ikaw talaga, Linggao. Nabigay lang sa'yo salitang illegal, magnanakaw na agad ang Marcos. Pinatunayan mo lang na simpleton ka. Tulad ni Lord, di kayo marunong umintindi ng mga sinusulat at sinasabi ng Swiss Court. Tapos, bibigyan kayo ng katotohanan, kami pa sisisihin nyo na revisionist. Ito kayong mga bobo na hindi nakakaintindi ng English. Pero po, December 1997 na nang ipalipat ng Swiss Federal Supreme Court ang pera sa isang escrow account sa Pilipinas. Bakit po nagtagal? Dahil po pinaglabanan pa ang kaso ng gobyerno at ng mga Marcoses. Git ng mga Marcoses sa korte, hindi nila ninakaw ang malaking perang ito. Ikaw na mismo nagsabi, Linggao. Giit ng mga Marcoses sa korte, hindi nila ninakaw ang perang ito. Ano sabi ng Swiss Supreme Court, Linggao? Kailangan patunayan ng criminal court. Anong sabi ng US Court, Linggao? Not guilty sa criminal court. Ano sabi ng Philippine Courts, Linggao? Desisyon ng Supreme Court ng Pilipinas, acquitted si Imelda. Sino pang korte? Paniniwalaan at lalapitan natin. Yung korte ng kabubuhan dyan sa Channel 5. Kasama mo si Chief Idiot Aquino Follower Justice Lord at ikaw, Ed, ang associate justice. Ano bang korte mo, Linggao?